Hello everyone, this is Rolando Bohol. Welcome to ChampTV. Ngayon nga po, napaka-excited naman namin dito sa ChampTV kasi mayroon kaming special guest from the Philippines. Siya po ay 2017 Asia Pacific Boxing Federation Champion. His name is Jeronil Borres, aka Chocolatito. Welcome to ChampTV, Jeronil. Salamat po sir, Cham. Jeronil, ikwentuhan mo nga kami sa ano mo yung journey mo sa boxing. Nag-umpisa po ako sa boxing, sir. 11 years old po ako. Tapos, nakasali ako sa isang mature team sa amin, sa Cagayan de Oro City po. Tatlong beses po ako nag-gold sa national tournament. Very nice. Tapos, 8 years, mahigit ako sa amateur, sir. Dati, kinuha ko sa national team, pero hindi ko na pinasok yung national team. Nag-pro na ako kasi. Oh, okay. Marami na gano'n eh. Maganda daw pro. Oh, dito, pinasok ko na. Okay. So pagkatapos mo na nag-pro ka, anong year ka nag-pro? Sir? Anong year ka nag-pro? Nag-pro po ako, sir. 2014 po. Oh, 2014. So, and since, mabilis, 3 years after, tapos 3 years after, nakuha mo yung, maganda. So, pero, after noon, mga 2015, nakahinto po ako, sir. Hanggang, mga isang taon din ako naghinto. Pahinto-hinto yung karir ko, kaya konti lang yung laban ko. Pero yung record mo kasi, yung background mo sa amateur, marami. How many fights ka sa amateur? Marami na po, sir. Hindi ko na mabilang. kaya nga yung professional mo konti, pero yung amateur mo, dami na. Yung experience mo na rin yun. By the way, kailan ka pumunta ng Japan? Paano ka nakapunta ng Japan? Mayroon bang hapon na kumuha sa'yo? Nung Japan, sir, nung time na kinuha ko sparring partner, pinakauna talaga, sir, sa China, yung first Chinese world champion, si Xiong Zhaozong. Oh, okay. Pinalad naman yung inisparingan ko, tapos parang narinig na siguro nila na yun. Tapos pagkatapos na sparring ko yun dun sa China, lumaban ako dito sa Pilipinas yung IBF flyweight title. Napanalunan ko, tapos pagkatapos nun, kinuha ako sa Japan, sparring partner sa Tokyo. Okay. Yung nisparingan ko yung nakatalo ni Milan Melindo na si Roichi Taguchi, yung nag-unify sila sa IBF at WBA. Ako po sparring partner nun. Okay. Oo. So gaano katagal ka dun sa, gaano kayo katagal nag-sparring dun? At tatlong beses ako kinuha sa Japan, sir, sparring partner. That's very nice. Tapos, sa pang-apat ko na balik na doon ako naka-stay ng medyo matagal-tagal. Ayan si Jeronil, dating amateur boxer din yan, champ. Jeronil, dating amateur boxer. Pero tumigil na to, na gusto na mag-artista daw eh. Okay, by the way, continue yung lumaban ka ba sa Japan nang nadudoon ka pagkatapos ng sparring? Opo, sir. Pagkatapos nun, lumaban ako ng 8 rounds sa Tokyo, 2017 yata yun, December. Okay. 8 rounds lang yun, yung kasalukuyan na WBO flyweight champion si Dunto Nakatani. Di pinalad eh, kasi malaki yung timbang nilabanan namin nun, super flyweight. Pero ano bang timbang mo, flyweight ka lang? Flyweight lang yung nilalabanan mo? Opo, flyweight lang talaga. Umakit ka lang. Kadalasan, minsan nalaban din ako ng light fly. Flyweight, yun lang po yung mga timbang na paglabanan ko. Kaya pala. So, then after that, may sumunod ka pa na laban o?
Pagkatapos ng laban na yun, sir, kinuha ko ng sparring partner sa... Nagkapahinga ako ng 2 months noon, tapos, ayun, ay kumuha sa akin sa ano, Osaka. Dalawang beses ako nag-sparring doon. Okay. And then... Pangatlong beses ko na, doon ako nag-stay ng medyo matagal-tagal at nakalaban ulit sa Tokyo. Oh, okay. Sino nakalaban mo sa Tokyo? Nanalo sana, kaso hindi yun na ano sir, anong tawag doon, hindi na record kasi yung punta ko doon. Mali kasi yung diretso-diretso kasi yung punta ko doon eh, kasi yung panghuling punta ko Japan, sparring lang. Tapos pagdating ko doon, kinunan ako ng 1 year na visa diretso sa amo ko doon. Oh, kaya okay. Parang na-invalid yung laban ko na ano, kasi mali da yung gawa ko. Oh, okay, hindi na-record okay, okay. Sa ano, box rig. Oh my God, sayang ano. Hindi, okay lang. Hindi, after, kaya then, yun. Pagkatapos na umuwi ka. Pagkatapos nun, hindi pa sa nagtrabaho din ako na ako doon, mga ilang buwan pa. Andun ngayon pag isang ano, taon din ako doon, higit. Oh, wow, matagal din. Hindi kayo nakita ni ano, ni Tunakaw? Doon din sa Japan si Tunakaw ah. Ah, sa ano yun si Tunakaw sir, sa Kobe. Oh, sa Kobe. Malayo yun din ano ha. Another Video province. Distance siya doon sa ano, sa Osaka. Oh. I got you. Oh. So and then yeah, so tapos umuwi ka na ng Pilipinas. Oh, umuwi ako dito kasi pinasikaso ko ng ano, PUEA. Oh. Kaso pag-uwi ko dito mahirap. Oo nga. Kaya, sabi ko, wag muna. Ngayon dito uli. Okay, pero nang bumalik ka ng Pilipinas bago mag pandemic, nakalaban ka pa sa Pilipinas bago mag pandemic o hindi na? Oh sir, nakatatlong laban ako sa ano, 2019 sa Mindanao. Okay. Sunod-sunod na panalo, tapos 2020 March 7 bago mag pandemic, lumaban ako doon sa Albuquerque, New Mexico. Oo, alam ko yun. Yeah, yeah. Mm. Saan kayo naglaban? Sa convention center? Ano lang yun, sir? Casino. Oh, sa, okay. Parang bago yun, Slita Resort. Oh, okay. Kasi dumaban ako doon sa convention center, yung bagong tayo, nang bago pa yung convention center noon. Tagal na yun, 1994 pa tayo. No? Yeah, yung last fight ko yun. But anyway, pagkatapos ng laban mo doon, balik ka sa Pilipinas, then lumaban pa ulit? Umuwi ako dito sa Pinas, March 10. Wala. Hanggang ngayon. May laban nga sana ako last year, sir. Kalaban ko sana yung bata ni Robert Garcia, kaso wala eh, dahil sa pandemic eh. Malagandang opportunity na sana yun sa akin. Oh, sayang ano. Hindi ba, malapit naman ata. At saka, ano na, ano na ata eh. Baka matatapos na yung pandemic dyan sa inyo. Baka mag-ano. Kasi dito sa amin sa Las Vegas. Sana nga, kasi. Mag 100% open na kami. So, susunod na yan sigurado dun sa Pilipinas. Sana oo nga eh. Kasi marami na talagang mga boxing hero na ano eh. Sabik na sa laban talaga. Oo. Sa ibang bansa. At saka kailangan nyo talaga kumita din. Kaya yun lang yung trabaho, yun yung hanap buhay nyo eh. Oo. Kasi ito lang hanap buhay namin eh. Oo. Hindi bali, basta ano lang, think positive lang. Ano yan, makakaraos din tayo. Okay, yeah. Pagdasal lang. Tapos continue lang training. Oo, kaya yung continue training, pinagabalahan namin to. Turo-turo dito sa ano, fitness gym, sir ba? Pero may anong din ngayon? Oo, ganun ba? Mahigpit. Kaya wala pa masyadong kita yung mga gym. Pero yung ano daw, meron ako na interview dito mga previous, kagaya mo rin mga coach.
Meron silang parang home service. May ginagawa mo ba yun? Oo, sir. Yung kadalasan ginagawa ng mga trainer ngayon, home service talaga. Oh, kasi yeah, pwede sila doon. Oh, that's good. That's good. At least paano, nakakadiskarte kayo. Oo, pang tawid lang. Oh, yeah, I understand. Katulad ko na fighter, wag lang mawala ng pag-asa kasi darating din yung opportunity na para sa atin. Basta training lang kasi may mga biglaan na ano eh. Opportunity na... Exactly. Kaya lagi tayong handa. Yeah, tama. Para Boy Scout ka, laging handa. Kasi pagkatapos ng pandemic, eh, sigurado yung maraming magtatawagan sa inyo, maraming offer yan. Kasi lahat na nanonood ng mga boxing fans, magpapasalamat ka o gusto mo sila imbitahan o whatever. Ay. Ah, masasabi ko lang po sa may mga fans sa boxing, stay lang kayo. Mm-hmm. Makapanood din tayo ng mga laban na exciting. Okay. Tapos, kung mapanood sana ito ng mga kamag-anak ko doon sa Mindanao, sir. Miss ko na talaga sila, sir. Yeah, pag isang taon na rin nakauwi doon. Mapapanood nila ito dahil live tayo, worldwide ito, naka-live tayo. I-share ko rin ito sa lahat ng mga social media. Okay. Maraming salamat sa pag-share mo ng experience mo sa boxing career mo. At saka, I wish you good luck na sana marami pang mga success darating sa sir, career. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa interview, sir. Okay, no problem. My pleasure. Anytime. Pag in the future, pag nag-world champion ka na, balik ka dito. Naway, pagpalain tayo ng may kapal. Igigis kita ulit pag nag-world champion ka na. Okay? Salamat right? po. Yun nga, sir. Yun yung pinaka-pangarap ko na makalaban sa ganyan, sir. Okay. Sana kahit isang cases man lang. No, someday. Don't lose your hope. Keep on trying. Okay? Opo. Tiyaga lang. Ganun talaga. Okay. Mega shout out dyan sa lahat sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Philippines. Okay. Bye, Ronel. Jeronil, thank you very much for guesting Champ TV. Bye, Ronel. Samar too. Ingat. Okay. Thank you, Champ. Okay.